At ito nga kanina nga ay ating nasubaybayan ng breakup story ng ex-couple na sina Calvin and Sile. Naging ugat ng kanilang paghihiwalay ang hindi pagkakatugma ng kanilang goals sa buhay. Nagpunta sa Manila si Sile from Zamboanga para i-pursue ang same career. Ngunit kalaunan ay naramdaman niya na ang relasyon nila ay naging distraction sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya naman, kung ikaw si Zyla, ano ang gagawin mo kung pakiramdam mong distraction na ang relationship ninyo sa pag-abot mo sa mga pangarap mo? So is it love or career? Nasa number one, please answer alam the mo, question. Ito yung talagang dapat iwasan natin mangyari, yung kailangan mo nang mamili between yes. love or career, di ba? Kasi as much as possible, sana kaya nating mapagsabay, di ba? Ako naniniwala ako na nagiging distraction lang ang relationship sa career kapag hindi kayo nagsusuportahan sa isa't isa. Yun lang yun. Doon lang siya nagiging distraction. Okay. Ako naman, naniniwala ako na nagiging distraction yung love sa career kapag hindi siya yung tamang tao as of the moment para sa'yo. Kasi kung siya yung tamang tao, I believe magiging smooth sailing ang lahat ng mga bagay. And mapag-uusapan lahat kung magkaroon man ng problema. Pero kasi kung nakikita mo na siya na distraction, ibig sabihin, yung pag-iisip mo, mas nandun na siya sa negative side of the relationship. Wala na yung part na parang kaya pa natin itong ayusin, mas maging maganda pa, smooth pa yung relationship natin. So I believe hindi siya yung tamang tao muna sa ngayon kung ganun yung nagiging sitwasyon. Ako dudugsuan ko yung sinabi mo, hindi siya yung tamang tao kung hindi siya yung taong sumusuporta sa iyo. Because let's admit, yung mga taong sumusuporta sa atin sa paligid natin kahit hindi man sa karelasyon natin, sila yung mga taong right person na talagang you feel like you belong talaga, 'di ba? So and sa relationship kasi parang bihira din talaga yung kasi as one na kayo eh. So dapat susuportahan mo kung ano ang gusto ng partner mo para parehas kayong aangat. Yes. Diba? And hindi mo gugustuhin na makita magmumukmuk yung partner mo just because tumigil siya dun sa gusto niyang gawin. Eh mahal mo yung partner mo, 'di ba? So pag mahal mo yung tao, gugustuhin mo na maging maganda yung landas ng buhay niya. Kasama kasi yun eh. Hindi pwedeng magpakamanhid ka lang na gagawin ko pa din yung thing ko kahit hindi mo kasi nasuportahan or what. Kasi naaapektuhan ng maapektuhan yung at maaapektuhan mental health. True. Hindi ba? Tignan mo rin naman kasi yung sarili mo. Baka mamaya nagpapasuporta ka. Tingnan mo rin yung sarili mo, nagpapasuporta ako, pero ang tanong, yung ginagawa ko ba ay kasuposuporta din naman sa part niya? Kasi most of the time, nagiging one way lang yung tingin natin eh. Suportahan mo naman ako, mahalin mo naman ako. Ikaw, ganun ba yung ginagawa mo sa kanya? Baka naman kasi so you should also ask yourself. Dapat mutual. Kailangan mo tanongin din yung sarili mo. Yes, totoo yan ano. Pero paano mo susuportahan ng iyong partner sa pag-abot ng dreams niya? Sige nga, Wise, what are your ways? Pipicturan ko siya. Pipicturan ko kung kailangan. Pasensya na kung pagod ka na sa pagpipicture sa akin. Magiging cameraman, gano'n. Hindi, kidding aside. Pero yung mga simpleng bagay, kagaya nung kunyari, may lagnat siya, bilhan mo siya ng paracetamol sa tindahan, alagaan mo para siya. Para naman may endorsement. Wala, malay mo naman. Pero yung mga simpleng bagay, ganun lang talaga. Tapos, kagaya dati, sagot ko, kunyari, yung nagko-content siya ng vlog, edi i-share mo yung vlog, maging videographer ka na, kanya, tapos, mga ganun ba? Mga simpleng bagay. Sa akin, more of magkaroon ka ng pakialam sa partner mo at sa kung anong ginagawa niya. Hindi kasi minsan madaling ipakita na sinusuportahan mo. Pero ang tanong, ginagawa mo ba 'yon dahil lang required ka to do so or talagang ginagawa mo 'yon dahil may pakialam ka, dahil gusto mo talaga? Yeah. I think for me, yung lawakan mo yung understanding mo. Kasi for example, if a guy is into showbiz, or kung si girl or kung sino man doon, tas yung isa hindi, kailangan paglawakan mo yung isip mo. That's one way para supportahan mo na yun yung ginagalawan yung mundo. Na somehow, medyo ipapasok mo siya na eto yung mundo ko. Sana maintindihan mo na hindi dapat to maging reason kung bakit dapat pag-awayan. Kasi parte ng trabaho ito. Yes. Diba? So, understanding, malawak na pang-unawa is also one way to support your partner. Totoo. Tama. Pero ito naman ha, paano mo malalaman kung may potential for growth
at compatibility ang relationship ninyo sa kabila ng pagkakaiba ng personal goals ninyo? Wait lang. Ulit natin yung tanong. Paano malalaman kung may potential for growth at compatibility ang relasyon nyo sa kabila ng pagkakaiba ng personal goals? Magkaiba sila ninyo ng goals. So, paano malalaman kung compatible pa rin kayo kahit magkaiba kayo ng kahit goals? Kahit malayo. Malayong-malayo, magkaiba. I believe kapag kagan, magkaiba ng goals, paano malalaman kung may ano potential na growth? Siguro kung natututo ka rin sa mga bagay na ginagawa niya. Mm-hmm. Yung mga goals niya ay nagiging goals mo na rin somehow. Mm-mm. Kasi nakikita mo, ay makakatulong to sa relationship namin and sa personal growth ko rin as a person. Oo. Oh, oh. Tsaka ano, siguro importante rin wise yung ano, yung kumbaga nagkukwentuhan kayo ng kanya-kanya ninyong karanasan or alam niyo experiences, bad man yan or good. Kasi kasama rin yun sa pagsuporta mo sa partner mo na pinakikinggan mo rin siya. Diba? So communication pa din. Kasi pwedeng yung end goal nyo, pwedeng magkaiba kayo ng pinagkakaabalahan, pero iisa lang ang goal ninyo. Kumbaga. Parang magkasama pa rin kayo dun sa end goal. Siguro yung end goal nyo is, alam mo na, to stay together until forever. Wow. Mm-mm. Hanggang forever. Kung if that's your end goal, di ba? Magkaiba man kasi aminin natin, magkakilala kayo na magkaiba ginagawa nyo. Magkakaiba yung mga, yung personality nyo. Magkaiba yung talagang nasa utak ninyo, no? Pero yung kung isa yung goal ninyo, yung magiging isa ang goal nyo, which is kayo pa rin hanggang dulo, kahit na magkaiba yung gusto nyong gawin sa buhay, is also one thing na masasabi mo may potential. Yes. Ano mo, parang sa ano lang yan, maihahambing natin yan sa, kunwari, sa isang network, ABS-CBN. Mm-hmm. Iba ang goal ng TV Patrol sa goal ng It's Showtime. Iba, magkaiba sila. Pero at the end of the day, nag-iisa sila ng pamilya at iisa lang ang end goal nila. Para and that is to serve the people. Mm-hmm. Something like that. At tari may paano pa, no? Parang gusto mag-star patroller ng TV Patrol. Actually, nananawagan pa ka. Yung pala yung goal niya. Hindi kasi, diba, tina mo, magkaiba yung ginagawa nila. Pero iisa lang naman ang goal nila eh. Is to serve the people. Yes. And so for the network. So diba? That's a good, ano ha, comparison. Mm. And that's a good goal. Ang maging TV patroller. Kasi kung tutusin mo, ganun talaga kasi dapat. Kasi minsan hindi ka naman talaga makakakita ng partner na nasa same mo na industriya, di ba? So, dapat yun ang wina-work out. Yung kahit magkaiba tayo, kasi yun nga, di ba, may differences talaga tayo kahit anong gawin natin. Dapat iisa pa din ang goal. Kung talaga mahal nyo ang isa't isa. Oo. And I think hindi ka mag-stay sa isang relationship na nakikita mong walang potential na ikaw ang pipiliin nito hanggang dulo. Diba? Oo, yes. So, doon pa lang makikita mo wala nang potential eh. Diba? Uh-huh. Kung doon sa bagay na yun, magkaiba kayo. Mm-hmm. Diba? So, ba't mo pa itutuloy? Nagpapagod ka lang. Kumbaga, oo. Lalo na in your prime years, diba? Paano kung sinayang mo yung mga taon na yun na prime mo pa? Tapos lumipas na o di sinayang mo yung mga taon na maano ka, yung talagang naging yung pag-aaral. Sige. Oo, tama kayo dyan lahat. Pero Madlang Liners, keep on following us for more breakups and love stories. Just subscribe to our official social media pages at it's showtime na dahil we share this especially for you.